po sa ating lahat. Happy Lord's Day po. Would like also to acknowledge yung ating mga bisita, no? Si Brother Ian, tama po ba? Ivan, sorry. Baka sa kabila yun. De, si Brother Ivan, pati si Brother Eric, tama po ba? Ayan, so welcome po sa CCRBC. Muli, magandang hapon sa inyong lahat. Isang karangalan para muli na makapagturo sa harapan at magamit ng Panginoong Diyos. Bago ako magsimula sa ating Bible study, tayo muna ay humingi ng tulong sa Panginoon. Let us pray. Lord, we thank you, Lord, for this day. We thank you for your grace and mercy. Maraming salamat sa buong araw na to, kaninang umaga, sa aming pagkinig mula sa devotion hanggang sa preaching, Panginoon. Maraming salamat dahil kayo lamang po ang nagiging dahilan namin, Panginoon, para sa araw na to, Panginoon. As we continue sa aming pag-aaral, sa aming Bible study, naway kayo po ang maitaas. I pray, Lord, that madami kaming mapulot sa aming pag-aaral na ito, and I pray that itago niyo ako sa iyong likuran, Panginoon. Maraming salamat po. Ito ang mga panalangin sa ngal ni Jesus. Amen. Right. For the past two Sundays, mainly ang pinag-aaralan po natin is pagdating po sa baptism. So, sa dalawang nakaraang linggo, na si Pastor Angel po ang nagturo na napag-aralan po natin at nintindihan natin yung pagkakaiba ng bautismo ni Jesus at bautismo ni John. And ngayong araw na to, ang pag-uusapan ulit natin ay baptism ulit. So, marahil yung mga ibang katanungan natin noon ay nasagot na sa mga nakaraang linggo, no? At marahil din yung mga may mga part might be na narinig natin sa mga nakaraang Sundays ay maitatakil ulit natin ngayong araw na ito, no? So, ang pag-aaralan natin, again, this is part of dogmatics doctrine of the church. At lahat po ba meron ng kopya ng ating lecture? Okay. Maraming salamat po. So, lecture number 21, The Mandates of the Church, Sacraments, Baptism. So, ang pag-aaralan po natin yung significance of baptism or yung kahalagaan ng binyag or bautismo. Ang isa sa madalas na tanong or issue pagdating sa baptism ay ano nga ba ang nagagawa ng binyag, or ang sabi dyan is what does baptism do? Isa sa pinakamainit na paksa usaping baptism ay kung sino dapat ang tumanggap dito. And dahil ang mga tao ay hindi nagkakasundo kung sino ang dapat bigyan ng binyag or bautismo at kung paano ito dapat gawin, na kung saan ay sa nakaraang linggo, tulad ng sinasabi ko kanina, ay nasagot na ni Pastor Angel ang mga katanungan na iyon sa ating pag-aaral. And sabi dito, the nature of the efficacy of baptism will have a telling effect on the subject of baptism. Ang kalikasan ng bisa ng binyag ay magkakaroon ng malinaw na epekto sa paksa ng binyag. Ibig sabihin, ang paraan ng pag-intindi sa kahalagaan ng binyag ay makakaapekto sa pagtingin at pag-unawa sa pagbibigay nito sa isang tao bilang bahagi ng kanilang spiritual na buhay. Ngayon punta tayo sa baptismal regeneration. Ang sabi dito, the act of baptism conveys to the baptized regenerating saving grace. Ang konsepto nito ay ang pagbibinyag ay nagdadala sa bininyagan ng regenerate or
or pagliligtas na biyaya. Ito ay isang paniniwala na nagsabing ng binyag daw ay nagdadala ng spiritual na pagbabago or regeneration ng isang tao. Ito daw ay nangungulagan sa pamagitan ng binyag o tinatanggap ng isang tao ang biyayang nagbibigay buhay mula sa Diyos na naging dahilan ng pagbabago at pagliligtas ng kanilang kaluluwa. Sabi sa RCC or sa Roman Catholic Church, ang nakalagay po dyan ay English, no? Pero isalin ko po sa salitang Tagalog. Sabi dito, ang binyag sa pamamagitan ng pagbigay ng buhay ng biyaya ni Kristo ay naglilinis sa orihinal na kasalanan at nagbabalik ng isang tao sa Diyos. Ang banal na binyag ay ang pundasyon ng buong Kristiyanong buhay. Ang pintuan patungo sa buhay sa espiritu at ang pintuan na nagbibigay daan sa iba pang mga sakramento. Sabi dito, sa pamamagitan ng binyag, tayo'y maliligtas. Again, ito ay sabi ng Roman Catholic Church. Mula sa kasalanan at ipinanganak na muli bilang mga anak ng Diyos, tayo'y naging mga miyembro ni Kristo. Kinakasama sa simbahan, ang binyag ay ang sakramento ng regeneration sa pamamagitan ng tubig at salita. Marahil may mga narinig tayong mga red flags pagdating sa statement ng RCC o Roman Catholic Church. Tignan natin yung mga maling argumento mula sa banal na kasulatan. Una, sabi dito, misunderstanding of eyes preposition. Misunderstanding of the eyes preposition. Dito makita natin yung Mark chapter 1 verse 4 and also Acts chapter 2 verse 38. Basahin ko lang po yung Mark chapter 1 verse 4. Ang sabi dito, John appeared baptizing in the wilderness and proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. And sabi sa Acts, Peter said to them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins and you will receive the gift of the Holy Spirit. Ang proposisyong eyes ay isang Griegong salita. Ito ay nagpapakita ng direksyon or layunin at madalas na isinaling sa Ingles bilang into or to. Ang eyes ay nagpapahiwatig ng pagtukoy at hindi epekto ng sanhi. So in Mark 1:4, ang sabi dito, offer your cleansing and said to him, see that you say nothing to anyone but go, show yourself to the priest and offer for your cleansing with Moses commanded for your proof to them. Ang proposisyon na haina ay preposisyong para sa sanhi at epekto. In order that remission of sins should be an existing reference point in the one being baptized. Ang pagpapatawad ng mga kasalanan ay dapat isang umiiral na sanggunyan or punto na pagtutukoy sa taong bininyagan. Ito ay nagsasaad na mga pagtanggap ng binyag ay may kaugnayan sa pagpapatawad. At kailangan mayroong malinaw na pagtukoy sa pagpapatawad sa tao na tinatanggap ito. Ang pagpapatawad ay isang malagang aspekto sa binyag or baptism na nagdudulot ng spiritual na pagbabago
pagsisimula ng bagong buhay sa Diyos. Sa number two, ang sabi dito, identifying, washing, or cleansing, reference with baptism, or pagtukoy sa mga sanggunyan sa paghuhugas or paglilinis sa binyag. Ang sabi sa John chapter 3, verse 5, born of water and of the Spirit. Ito ay isang maharing, ang sabi sa notes, ito ay isang maharing hendiadis or dies, dalawang salita na nagtutukoy sa parehong bagay or banal na espiritu. At tignan natin ang chapter 7, verse 37 to 39 ng John. Ang sabi dito, on the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and cried out, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Verse 38, whoever believes in me, the scripture he said, out of his heart will flow rivers of living water. Verse 39, now this he said about the Spirit, whom those who believe in him were to receive, for as yet the Spirit had not been given because Jesus was not yet glorified. Ito'y napapakita ng kahalagahan ng pananampalataya kay Jesus at pagtanggap sa Espiritu Santo bilang biyaya. Biyaya na mula sa Diyos. Ang pagtanggap ng Espiritu ay nangyayari sa pamamagitan ng pananampalataya at pagkilala sa kalahatian ni Jesus bilang tagapagligtas. O isang reference sa ceremonial na paghuhugas ng paglilinis ng kinaugalian ni Nicodemus in Ephesians chapter 5 verse 26. Ang sabi dito, the washing of water by the word. Washing with water through the word in NIV. Kahit na binanggit ang binyag or bautismo, hindi ito nagsasalita ng eksaktong kahulugan nito sa ex opere operato na pagiging epektibo. Ang ex opera operato ay isang Latin na ibig sabihin ay dahil sa pagkilos or kumilos. Ibig sabihin, hindi diretsyang inilarawan ng teksto ang proseso o paraan ng pagiging epektibo ng binyag base sa kaisahan nito. Kundi, maaaring naglalaman lamang pagbabanggit ng binyag sa isang partikular na konteksto o paksang pinag-uusapan. May mabuting dahilan upang tignan dito ang isang simbolismo para sa paglilinis na may pinagbatayan na kaisipan sa Ezekiel chapter 16 verse 9. Ang sabi dito, then I bathed you with water and washed off your blood from you and anointed you with oil. And also, ang sabi sa Titus 3, verse 5, save us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Ang pagkakapareho ng paghuhugas ng regeneration at pagbabago ng banal na espiritu ay maaring nagpapakahulugan sa isa't isa. Sabi dito, note the single dia to connect the two clauses. Ito ay pinapatunayan ng figura na pagbuhos o poured sa verse 6 na tumutukoy sa espiritu, ngunit na ayon sa tubig in verse 6, whom he poured out on as richly through Jesus Christ our Savior. Kung paanong ang pagpapanibago ng bunga ng gawain ng banal na espiritu, gayon din ang paghuhugas ay resulta ng pagbabagong buhay. Sa number 3, ang sabi dito sa number 3, misusing the doubtful text of Mark 16. Ito ang maling paggamit at pagintindi sa Mark 16:16.
Ang sabi dito, ang sumasampalataya na at na bautismohan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ngunit sa ending ng Book of Mark ay hindi gaanong suportado ng Greek manuscript. Kung maalala natin yung issue noon na binabawasan daw, yung ibang translation ng Bible, kasi yung lumang manuscript, may see yung ending, pero ito ay ginagamitan ng footnote. Pero kahit i-retain pa natin ito, hindi pa rin ito ginagawang pangunahing bahagi ng kaligtasan, ang bautismo or binyag. Ang pananampalataya at binyag ay malapit na magkaugnay. Ngunit, hindi nawawalan ng kalayaan ang pananampalataya mula sa binyag. Sa unang sulat ni Apostol Pablo sa taga-Korinto, nilinaw niya ang kalagahan ng pananampalataya at binyag sa konteksto ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ang sabi sa 1 Corinto or Corinthians chapter 1 verse 17, ang sabi ni Pablo, basahin ko sa Tagalog, "Hindi ko ipinadala si Kristo upang magbinyag, kundi upang magdala ng mabuting balita, at hindi ito sa pamamagitan ng malalabong mga salita ng karunungan upang hindi mawala ang kabayaran ni Kristo sa krus." Ang pagbabanggit ni Pablo ng bautismo or binyag ay hindi para sabihin hindi mahalaga ang binyag. Ngunit ipinapakita niya na ang layunin ni Kristo ay hindi lamang ang binyag, kundi ang magdala ng mabuting kaligtasan, ang magdala ng mabuting balita ng kaligtasan. Binibigyan din niya na ang kalayaan at kalakasan ng pananampalataya bilang pundasyon ng kaligtasan at hindi lamang ang ritual na bautismo or binyag. Ang sabi dito, "It only takes unbelief for condemnation, suggesting that mere faith cancels condemnation and is justification." Sinasabi na ang paghahatol ng pagkasala ay nagiging sanhi ng hindi pananampalataya, samantalang ang pananampalataya ay nagiging dahilan para tatwiran o pagiging matuwid. Ngayon naman po, punta po tayo sa arguments against baptismal regeneration o ang mga argumento laban sa baptismal regeneration. Meron tayong tatlo dito. Sabi sa una, marami ang bininyagan na patunay na hindi sila tunay na pinapanibago. Marami ang bininyagan na patunay na hindi sila tunay na pinapanibago. Kahit na sila ay bininyagan at nakaranas ng ritual na binyag, hindi lahat ay tunay na naging bago o nagkaroon ng makabuluhang pagbabago sa kanilang spiritual na buhay. Tinutukoy dito ang mga taong ang pananampalataya ay wala o hindi tunay, kahit hindi naging epektibo ang binyag sa pagpapanibago na, sa kanila. Tulad na lang sa ni Simon, na ito'y makikita sa Gawa chapter 8 verse 13, na nagpabautismo at unang tingin ay sumasampalataya, ngunit sa sumunod na mga talata ay napag-alaman na ang kanyang pananampalataya ay hindi tunay at may masamang motibo. Pangalawa, the means of grace must not be equated with grace in the means. Sinasabi dito na hindi dapat ipagkamali o isakutuparan ang mga paraan ng biyaya, tulad nalaman ng binyag bilang mismong biyaya na nagdudulot ng kaligtasan. Bagkus, ang mga paraan ng biyaya ay ang mga instrumento na ginagamit ng Diyos upang ipahayag at ibigay ang kanyang biyaya sa mga tao. Ang totoong biyaya
at kaligtasan ay nagmumula sa Diyos mismo. Hindi sa mga ritual or seremonya. And sa pangatlo, sabi dito, ang paggamit ng material na ahensya para sa kaligtasan ay labag sa pangunahing isyo ng eksklusibong pagtatawag ni Kristo. Ang tinutukoy dito ay ang pag-aangkin ng mga ang kaligtasan ay makakamit sa pamamagitan ng iba't ibang material na bagay or ritual na labag sa katuruan ng banal na kasulatan. Tignan natin sa 1 Timoteo chapter 2 verse 5, sinasabi dito, sapagkat may isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Sinasabi dito na ang tanging daan tungo sa Diyos at kaligtasan ay si Jesucristo lamang. Ito ay napapahayag ng walang iba pang tagapamagitan or material na ahensya ang maaari magdala sa isang tao sa Diyos na magdudulot ng kaligtasan maliban kay Jesucristo. Punta tayo sa New Testament presentation. Masabi dito, sa number one, typified in the Old Testament or simboliko, ginagamit or inilalarawan sa lumang tipan or sa Old Testament in 1 Peter chapter 3, verse 18. Antitype of the flood and the salvation of Noah and household. Hindi ang binyag ang nagligtas, hindi ang pag-aalis ng dumi, ng laman, kundi ang nabuhay na si Kristo. Maging malinaw sa atin na ang binyag ay hindi nagdudulot ng kaligtasan, kundi pag-iral at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang kaligtasan ay pagpapatawad ay nagmumula sa sakripisyong ibinigay ni Jesucristo sa krus, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang binyag ay isang tanda ng kaligtasan, ang tugon ng mabuting konsensya patungo sa Diyos. Sabi ni Wayne Grudem, sabi niya, we could paraphrase Peter's statement by saying, baptism now saves you not the outward physical ceremony of baptism, but the inward spiritual reality with baptism represents. In this way, Peter guards against any view of baptism that would attribute automatic saving power to the physical ceremony itself. Ang ibig sabihin po nito ay napapakita na ang tunay na pagliligtas ay nagmumula sa spiritual na katotohanan o kalugan ng binyag at hindi lamang sa physical na ritual. Ang binyag o bautismo ay isang makasaysayang simbolo na nagpapakita ng spiritual na pagbabago, pagkakaroon ng bagong buhay at pagsunod kay Jesucristo. Hindi ito ang ritual na nagdudulot ng kaligtasan. Ngunit, nagpapakita lamang ito ng spiritual na katotohanan at pagtanggap ng biyaya ng Diyos sa isang taong may pananampalataya at pagsunod. Nililinaw ni Pedro na hindi ang aktwal na physical na seremonya ng binyag ang nagliligtas sa isang tao, kundi ang kabuuan ng spiritual na kahulugan at pananampalataya sa likod nito. Ito ay isang paalala na ang totoong pagliligtas ay bunga ng pananampalataya sa Diyos at pagkakaroon ng personal na relasyon kay Jesucristo at hindi lamang sa physical na ritual ng binyag. Ngayon punta tayo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 1 and 2. The Exodus event, the crossing of the sea.
Basahin ko yung verse 1 and 2. Nais kong malaman ninyo, mga kapatid, ng ating mga ninuno ay nasa ilalim ng ulap. At lahat sila'y dumaan sa dagat. Lahat sila'y binautismuhan kay Moises sa ulap at sa dagat. Ito yung napapahiwatig ng paglaya ng bayan ng Diyos mula sa pagkaalipin sa pamamagitan ng pagtutumbas sa ng pagtawid ng sa dagat sa paglaya mula sa pagkaalipin. Ipinapaalala ng Biblia sa mga Kristiyano ng halaga ng pagiging malaya mula sa kasalanan at paglaya mula sa pagkaalipin ng mundo. Ang paglaya nito ay hindi lamang sa physical, kundi higit sa lahat sa spiritual at moral. Ito ay nagpapahiwatig ng malasakit sa Diyos sa ating kaligtasan at paghikayat na mamuhay na malaya at banal alang-alang sa Panginoon. Ito'y nakatuon sa pangunahing tauhan ng pangyayari na si Moises. Punta tayo sa pangalawa, teaching of the New Testament. Kung kanina sa Old Testament, ngayon naman sa New Testament. Tignan natin sa Matthew 28 verse 19. Make disciples, baptizing them. The baptizing identifies that disciples among people or groups, ethne, ang pagbibinyag ay nagiging daan para maipakilala ang mga alagad o mga disipulo ni Jesus sa iba't ibang pangkat ng tao o kultura. Sa pagtanggap ng binyag, ang isang tao ay nagpapahayag ng kanyang pagiging or ng kanyang pagiging pagsunod kay Jesus at pagiging bahagi ng Kristiyanong komunidad tulad nito. The baptizing anticipates the church duty of teaching and observing Christ's commandment. Ito ay nagbukas ng daan sa tungkulin sa sa simbahan na magturo at sundin ang mga utos ni Jesus. Ang sabi sa Acts 2 verse 41, those who gladly received the word were baptized, 3,000 souls were added to them. Sinasabi dito, ang mga bininyagan ay yaong tumanggap ng salita. At sa pamamagitan ng pagtanggap ng salita ng Diyos, inaasahang handa at bukas ng isang tao na maging bahagi ng Kristiyanong komunidad at magpatuloy sa kanyang spiritual na paglago at sa pagsasakatuparan ng mga aral ni Jesus sa pang-araw-araw na buhay. Those baptized were deemed added to the community. Ang mga nabautismuhan ay itinuturing na idinagdag sa komunidad. Tulad natin, tulad ng simbahan natin, naging parte ka ng simbahan, kung maalala mo, nung covenanting natin, nung January, tayo ay, although may mga nagpasya na hindi magpa-baptize, pero most of us ay nagpa-baptize. Kasi tayo na ay parte ng isang simbahan, isang komunidad tulad nito. Sabi sa Galatians chapter 3 verse 27, as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Ang as many of you ay naugnay sa unang you are all sons of God through faith sa verse 26. Sa kung atras ka, no? Sa verse 26. Ito rin ay nagsasaad na hindi lahat ng tumatanggap o nagiging anak ng Diyos sa kabuuan. May mga individual na maaring hindi tumatanggap o hindi nagpapakita ng pananampalataya kay Jesus bilang mga anak ng Diyos. Sabi dito, have put on Christ.
identified with Christ in a visible or declarative way. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng mga kilos, gawain, at mga salita ng isang individual ay napapakita ng pagkakakilanlan or pagkakakilala kay Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Sabi sa EBC or Expository Bible Commentary, Paul is not now contradicting all he has previously taught about the means of salvation, as if he were suggesting the baptism will now replace circumcision as saving sacrament or ordinance. No one is saved by baptism. Indeed, Paul mentions baptism only once in the paragraph, but faith five times. Rather, baptism is an outward sign of the union that already exists through faith. To be clothed with Christ means to become like Christ. If Paul is thinking of the theater where this word was employed, he means that one is identified with Christ on the world stage. Ibig sabihin nito ay naglalaman ng mga punto ukol sa mga punto tungkol sa kahalagahan ng pananampalataya at kaligtasan. Ipinapakita nito na ang pagkakaroon ng pananampalataya kay Jesus ay hindi napapalitan ng binyag bilang daan ng kaligtasan. Bagkus, ang binyag ay isang palatandaan sa labas ng pagkakaroon ng pagkakaisa at pakipag-ugnayan kay Jesucristo. Ang pagiging nasabihan kay Kristo ay nangulugan na maging katulad ni Kristo at kilalanin bilang kasama niya sa daigdig. Ang pananampalataya ay mas binibigyang diin kaysa binyag dahil ito ang sentro at pundasyon ng relasyon ng tao kay Jesus. Sa sumunod, sa Romans chapter 6 verse 3, sabi dito, as many of you as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death, we were buried with Flint through baptism into his death. Ito ang sagot ni Pablo sa lohika na kaluwagan sa pamumuhay dahil sa biyaya. Ito ay hindi tugma sa pagkakakilanlan ng mananampalataya kay Kristo na isinasagisag sa binyag. Ang sabi sa komentary ni R.C. Sproul, hindi ko na po babasahin, andiyan naman po sa mga notes ninyo, ibig sabihin nito ay napapakita na ang binyag ay may malalim na simbolismo at kalagahan sa ating pananampalataya. Ito ay hindi lamang isang simpleng ritual, kundi nagpapahiwatig ng espiritual na pagkakakilanlan sa pagkamatay ni Jesus at ang pagkakaroon ng bagong buhay sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay. Ang pagbabalik-tanaw sa ating pagbibinyag or bautismo ay nagpapakita ng kahalagahan na alalahanin ang kahulugan nito sa ating buhay bilang mga alagad ng Diyos. Ang sabi sa Ephesians chapter 4 verse 4 to 5, there is one body and one spirit, one Lord, one faith, one baptism, and one God. Sinasabi dito na ang pagbibinyag ay bahagi ng pagkakaisa ng simbahan at ang pagiging bininyagan ay pagpapahiwatig na iisa ka sa pagkakilanlang ng pananampalataya sa loob ng simbahan. Again, sabi sa EBC, saling ko ito sa Tagalog para mas maintindihan natin. Ang one baptism daw ay ang panglabas na tatak ng pagkakasama sa katawan ni Kristo. Ito ay matatagpuan sa ikalawang triad o kaugnay kay Kristo at hindi sa unang triad na kaugnay sa Espiritu. Ituring na sakramento ng pagkakaisa
ang binyag sa Kristiyanong simbahan. Sa Kristiyanong simbahan, hindi nagkakaroon ng maraming binyag tulad ng mga Hudyo sa Hebrews chapter 6 verse 2. Wala rin dalawang binyag, isa ni Juan at isa ni Jesus. May one baptism na sumasagisag ng pagkakakilanlan kay Kristo sa kanyang kamatayan at pagkabuhay muling or sa pagkabuhay muli. Pagtatak na may espiritu at pagkakasama sa katawan ni Kristo, kung saan ang lahat ng mga Kristiyano ay nagiging isa sa pagkakilanlan ni Kristo Jesus, which is nagbigay ng mga verses dito sa Ephesians chapter 1, 13, chapter 2, verse 5, chapter 6, verse 6 and also chapter 3, verse 15. Ang binyag ay isang dahilan ito na gumagawa ng isa o pagkakaisa. Ito ay nagpapakita na ang lahat ng mga Kristiyano walang diskriminasyon sa kulay, lahi, kasarian, edad o uri ay nagbabahagi ng biyaya ni Kristo. Kung tatanungin natin kung bakit hindi binanggit ni Pablo sa puntong ito ang ibang sakramento tulad ng hapunan ng Panginoon, tignan ang one bread sa 1 Corinthians chapter 10 verse 17, ang sagot ay maaring itinuturing niya na Eucharistia hindi bilang isang pangunahing pangailangan ng pagkakaisa kundi bilang pahayag nito. At ang huling binanggit na verse dito is yung Colossians chapter 2 verse 12. Buried with him in baptism, in which you also were raised with him through faith. Ito ay nagpapahayag na ang bininyagan ay nagkaroon ng spiritual na pagkakilanlan sa kamatayan ni Jesus. Sa pagkabuhay muli ni Kristo, sila ay kasama rin na muling binangon muli sa spiritual na kamatayan at naging bahagi ng bagong buhay sa pamamagitan ng pananampalataya. May ilang pagtutumbas or analogy sa pagtutulis sa lumang tipan na may kaugnayan dito, which is to be discussed later sa mga sunod na pag-aral natin. Ang binyag or baptism ay nagtutukoy sa pagkakakilanlan sa kamatay ni Kristo at ito ay isang tanda ng ating kabuuan sa Kanya. Ito ay makita natin sa verse 10 ng Colossians 2. Ngayon naman po ay dako tayo sa summary. Ang sabi dito, baptism is the initiating or covenanting ordinance of confessed discipleship. O ang binyag or baptism or bautismo ay paniwalang or panimulang ordinansa ng pag-amen ng pagka-disipulo kay Kristo. Dito, inaasahan ng lahat ng alagad ni Kristo ay bininyagan. Ang bisa ng bautismo ay nakatuon sa realidad ng pananampalataya sa Ebanghelyo. Sabi dito, ang binyag ay nagtutukoy sa pagkakilanlan ng alagad kay Kristo sa kanyang pagliligtas mula sa kamatayan at pagkabuhay muli. At sa huli, isinama ng bautismo ang mga nabautismuhan sa Inglesia at nagkakaisa sa pananampalataya nito. So if you're a member of this church, dapat baptize ka na. No? So parte 'yon ng proseso ng pagmagiging or pagiging miyembro ng simbahan. Sabi ni Spurgeon, a good confession, baptism. Ang sabi niya dito, baptism is the mark
of distinction between the church and the world. It very beautifully sets forth the death of baptized person to the world. Professedly, he is no longer of the world. He is buried to it, and he rises again to a new life. No symbol could be more significant in the immersion of a believer. There seems to be, or to me, to be a wondrous setting forth of the burial and the Christian to all the world in the burial of Christ Jesus. Sinasabi dito na ang binyag ay tanda ng pagkakaiba sa pagitan ng simbahan at sa mundo. Ito ay napagandang itinakda sa mundo ang pagkamatay ng bautisadong tao. Sa pag-amin, hindi siya taga sanlibutan, siya ay nilibing dito at siya ay bumangon muli sa isang bagong buhay. Walang simbolo o maaring maging mas makabuluhan sa paglulubog ng isang mananampalataya. Para sa akin ay may isang kahangahang lugar ng paglibing ng Kristiyano sa buong mundo sa libing ni Kristo or Kristo Jesus. At sa huli, sinabi ulit ni Spurgeon sa page 165 nito, salin ko na lang sa Tagalog para mas mabilis tayo. Ito'y sinabi niya na siya ay bininyagan dahil naniniwala siya na ito ay isang ordinansa ni Kristo na espesyal ang kaugnayan ng pananampalataya sa pangalan niya. And he quoted Mark 16, ang sabi doon, ang sumasampalataya at mabinyagan ay maliligtas. Hindi niya inasahan na ang binyag ang magliligtas sa kanya dahil siya ay naligtas na. Hindi rin niya iniisip na ang kanyang mga kasalanan ay malinis sa pamamagitan ng tubig dahil naniniwala siya na ang kanyang kasalanan ay pinatawad sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Gayunpaman, itinuring na niya ang binyag bilang tanda ng paglilinis para sa sumasampalataya. Tanda ng paglilibing niya kasamang ang kanyang Panginoon at pagpapahayag sa madla ng kanyang bagong pagkaisilang. Hindi siya umaasa sa binyag, ngunit dahil siya'y sumasampalataya kay Jesus bilang kanyang tagapagligtas, nararamdaman niya niyang obligado siyang sundin siya bilang kanyang Panginoon at sundan ang halimbawang ibinigay niya sa Jordan ng kanyang sariling binyag. So, doon po natatapos ang ating Bible study, 2:30, saktong-sakto. Yan. So, dako po tayo sa Q&A portion. So, siguro mga 5 minutes or 10 minutes. Sige po, may mga katanungan. Sasagutin po ni Pastor Angel. Brothers, may mga natanong kayo? Bitoy, meron? Hirap maghabon ah. Richard. Okay. Bakit hindi natin in-encourage na mag-baptize ng baby? Ayan. Tulad nung napag-aralan natin for ngayon, pati sa mga nakaraang Sunday, hindi tayo nagbabaptize ng baby kasi hindi naman pa nila kayang i-proclaim yung paniniwala nila. Tulad natin na may pag-intindi na sa salita ng Diyos. So yun po yung, I would say, na simpleng sagot doon. Paano yung mga baby? Sir, sige po. So kung nagsisimba na po, ganito po, mama na,
may ituloy na sa kapatiran. O, ilang buwan na po siya dumadalo. Apa. Pag siya po ay inanyayahan o sabihin natin na tumanggi, pag siya po ay tumanggi na siya ibang bisman, apa. Pag siya po namatay, ang abila na kanyang pagtanggi, ligtas po ba sa inyo? Pasa ko muna. Ang sagot po doon ay unang-una, hindi ko po alam kung ligtas siya. Pero tulad ng pag-aaral natin, hindi binaman po ito, yung bautismo ay hindi ito yung nagiging dahilan ng kaligtasan. Ang kaligtasan po natin ay yung pagkamatay ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. So kung mag-attend po siya dito at magtanggi na i-baptize siya, bakit po kaya? Ano po kaya ang reason? Hindi po matindi. Hindi natin siya. Apo, hindi po matindi. Kaya niyang tanggihan yung klase ng bautismo sa kanya. Kung hindi po siya magpapabautize, kaya niyang tanggihan ang klase ng bautismo sa kanya ng Diyos. Pas. Hindi, pero ang... Sige, brother. Siguro, tagihan natin ang bautismo. Kasi nang ginagawa sa court. Kasi ang baptism, nasa process ng membership, nasa reform. Nag-existing ba naman siya? Even that over baptism dun sa hindi pa miyembro sa ina-uphold ng simbahan na ito. Kahit sa report na na-covenant. Pero, kung sakaling member siya, and then inoperan siya ng baptism, and then tinagihan niya, papasok tayo doon sa question na bakit niya nakakagyan. Tsaka, meron din isang part kung saan kinoconsider niya yung baptism niya before. So, pwede umikot sa dalawa na yun. So, may problema yun. Kung bakit mo tatanggihan yung baptism na kasi doon sa relationship niya, ganun part. And then, na para tinatanggihan niya yung grasya ng bautismo. Kasi po pagka tinanggihan niya, napabayolate din sinabi sa Bible. Nabautize naman siya before. Maaari, ibang simbahan. Baka niya yung bautismo na tamay mag-aibig siya. So hindi natin yun pinag-aibig. Pero doon sa part na tinatanggihan niya kasi gusto niya tanggihan for out of or reason or kung ano man. Medyo doon natin siya question din. Siya valid. Alright. Amen. Linamin natin, no? Kapag kumatid na siya ng church ng matagal, tapos inoferan siya ng baptism, tapos namatay siya bago mabaptize kasi tinanggihan niya. So, i-qualify muna natin. Una, ang kaligtasan ng tao ay malinaw sa atin na hindi dahil sa bautismo. So, kung siya ay naligtas bago mabaptize, ligtas siya. Ngayon, kung siya ay ligtas at sinabi niyang ayoko muna magpabautismo, medyo ano kasi yun eh, pwedeng mangyari. Posible yon na hindi pa siya handa magpamyembro. Kasi yun ang implikasyon. Dahil ang bautismo ay initiating mark ng membership sa iglesia at ng pagiging Kristiyano. So kung ang pagtanggi niya ay malinaw naman na hindi po muna ako magpapabautismo dahil hindi pa ako handa magpamyembro, pero kinakitaan naman siya ng pananampalataya, kung ang premise ay ligtas siya, eh di ligtas siya kahit mamatay siya na hindi na baptize. Ngayon, kung siya ay, ang kadahilanan niya ay ayaw niya magpa-bautismo dahil kung anumang dahilan na hindi biblical o hindi dahil sa hindi pa siya handa o ano pa man, ang kikwestiyonin natin yung kaligtasan niya bago mabautismo. Hindi question yung nabautismohan ka ba o hindi. Babalik tayo doon sa magnanakaw sa tabi ni Kristo. Hindi siya nabautismuhan, pero ligtas siya. So, kung ang tanong lang, kung hindi siya nabautismuhan, pero siya'y mananampalataya,
kung ang premise ay siya'y mananampalataya, siya'y ligtas. Pero meron nung area na hindi natin alam eh. Dahil parang ang datik ay tinanggihan niya. So kung tinanggihan niya, kailangan nating alamin yung dahilan ng pagtanggi. Pagtanggi ba ito ngayon o pagtanggi habang buhay? So kung hindi siya naniniwala sa bautismo, questionable yung kaligtasan niya. Ayan. Apo. Amen. Apo. Tumalikin mo, sagutin mo, na questionable po talaga yung salvation ng isang taong tinanggihan niya ang grasa ng bautismo. Oh. Oh. Kung sinasabi niyang mananampalataya siya at napag-aralan ito, kasi banggit mo, matagal na siyang umaaten. Natapos na niya itong ecclesiology at sacraments study. Tapos ang ending niya, ay, basta alam ko ligtas ako pero ayoko magpabautismo kasi hindi ako naniniwala dyan. Ang sinasalungat niya ay si Kristo. Kaya kaduda-duda talaga yung kaligtasan niya. Ayan. May follow up doon or station ng isang resistance na magpapag-price. Question na ako kasi hindi niya niyayahakit. Hindi siya nakikiisa. Or, it's all for siya. Kasi tayo naman kayo kagigula. Hindi siya nabag-price. Kaya sasabi natin na nakakita siya. Tapos na pinag-tip na siya. Is nung magdala. Yeah. So sa kaso na 'yan, malinaw naman tayo diyan na hindi salvific ang baptism. We don't believe in baptismal regeneration. At naniniwala tayo na hindi requirement ang baptism sa kaligtasan. Pero habang ikaw ay nabubuhay at binibigyan ka ng pagkakataon matutunan ang mga sakramentong ito, ay marapat lamang na yakapin mo ito at i-practice. Kasi sa first century church, kapag nagpabautismo ka sa Ilog Jordan, nakita ka ng mga kaaway ni Kristo, markado ka. Kamatayan yun. Opo. Sige po. Dito po sa iglesia, kami po ba ay babautismano na kami sa atin? Kahit pareho po tayo ng... Hindi po tayo naniniwala sa rebaptism. Hindi po stand ng Biblia yan, ang rebaptism. So, isa lamang po ang bautismo. Sa madaling salita, if you are saved sa pinanggalingan mo iglesia, ikay na bautismuhan, ino-honor yon ng iglesyang ito. Given that you came from a church na totoong iglesia, hindi ito patungkol kung Calvinist ba o Arminian yung church. Hindi nang issue. Ang issue is the gospel clearly preached and believed? And if the gospel is clearly preached and clearly believed, at yun ang dahilan ng bautismo, kahit pagano ka-imperfect yung nag-administer, yung paraan ng administration, ino-honor yun ng iglesia. So marami po sa amin dito, hindi na nagpabaptize. Kasi kahit may error yung church na pinanggalingan, ino-honor natin yung baptism na yun. Sa case ko po, ako yung nabautismohan ng maraming beses. So kasi meron pang rededication, mga ganyan. So ako yung, nangyari lahat yun nang hindi pa ako mananampalataya. Kaya nung na-covenant kami, nagpabaptize ako. Yun po yung naging case sa akin. Pero malinaw yun na hindi siya rebaptism. That is my first and genuine baptism. Yan. Baka may follow-up or other questions? Deacon? Okay ka lang dyan? Baka may other questions regarding baptism?
Malinaw na po sa bautismo na baka may iba pang katanungan. Bakit kanina tinanong, no, bakit hindi tayo nagbabaptize ng babies? Yun. So we believe in confessional baptism. Kailangan may kaparaanan ng pag-confess or profession. Creedal tayo. Yung tawag dito, kaya na niyang i-profess sa kanyang sariling bibig na siya'y nananampalataya kay Kristo. Do we do child dedication? We don't. Wala tayong child dedication dahil ang child dedication po ay araw-araw ginagawa ng magulang. We dedicate our children daily. Yun po yung significance nun. May tanong pa po ba? Kung wala na, kuklose na ni Deacon? Sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat muli, Panginoon. Maraming salamat sa pag-aaral namin ngayong hapon na to. We thank you, Lord, na intindihan namin yung pag-bautismo, Panginoon. At intindihan namin na ang aming kaligtasan ay sa Panginoong Jesus lamang, Panginoon. I pray na sa mga susunod pa na mga araw ng aming buhay dito sa lupa, naway ilaan namin lahat ito sa kay Jesus Kristo lamang, Panginoon. At sa buong araw na to, sa natitirang oras at pag-aaral namin, Panginoon, I pray that you give us wisdom and knowledge for us to be able to understand yung mga pag-aaral na po namin, Panginoon. Maraming salamat po. Ito ang mga panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.